Magandang hapon pong muli sa inyo mga kapatid. Sa hapong ito muli ay itutuloy po natin ang ating pong series study na mayroon pong pamagat na Creating Kingdom Culture. Humihingi po ako sa inyo ng paumanhin sapagkat itong mga nakaraang araw at linggo ay masyado pa akong naging abala. Kaya po I think isang linggo o dalawang linggo po ninyo akong hindi napakinggan at napanood sa ating daily streaming. Bagamat ang aking pong slot ay every Tuesday and Thursday, hindi nyo pa ako napanood at napakinggan dahil po sa mayroon pang mahalagang bagay po na kung saan ay aking pong pinuntahan, ginawa at mga inasikaso. Ang totoo po niyan ay sa araw pong ito, Martes, bukas ng umaga, Wednesday, ako ay papunta naman ng Samar at Leyte. At huwag po kayo mag-alala sapagkat yung aking pong slot tong week na to ay mabubuo ko, magagawa ko, no? That's part of my responsibility. Dangat nga lang may mga pagkakataon talagang hindi ho kinakaya ng aking panahon, ng aking oras. But praise God na muli, ako po ay narito na namamanik sa inyo at patuloyin po ninyo ako sa inyong mga tahanan upang dalhin po sa inyo ang mensahe ng Panginoon na kung saan ay kinakailangan po na atin pong matutunan ng sa ganon, kung atin pong ito ay isasagawa, nakakaasa po tayo na anumang mga prinsipyo at salita ng Diyos na ating natututunan pag ito po ay ating isinasagawa, isinapapamuhay po, ito po ay nagbibigay kalakasan sa atin at nagbibigay po ng pagpapala. Ang aking pong mensahe ay, again, it's a series study entitled Creating Kingdom Culture. At magkakaroon lang po tayo ng konting review para naman kahit papaano na matagal-tagal po na hindi nyo ako napanood ay muli ating pong pag-ugnay-ugnayin muna ang mga nakaraang itinuro ko upang maging malinaw sa atin sa aking pagpapatuloy ng ating pong pinag-uusapan. Creating Kingdom Culture. At yung talata po na ating unang binasa is Matthew 24 verse 14. Sabi rito, and this gospel of the kingdom will be preached in the world or in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Now, this was a prophecy given by the Lord Jesus Christ bago po siya umakyat sa langit. At ito pong mga salitang to ay nagbibigay po sa atin ng katiyakan na anuman po ang mangyari, anuman ang krisis na kaharapin ng mundo, anuman po ang mga sitwasyon, mahirap man o maganda, ang talatang po ito ay tiyak na mangyayari. Tiyak na maisa sa katuparan. The gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. At ang isa pong napakaganda po nito, mga kapatid, ay bahagi po tayo. The Church of the Lord Jesus Christ will play a major part in fulfilling this prophecy. Pero alam po ninyo, bawat generation ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging bahagi ng katuparan ng kanyang mga salita. Pero there are believers in every generation na hindi po nila maranasan yung tunay na pagpapala sa pagsunod po sa mga kautusan ng Panginoon sa mga kadahilanang mayroon pong mga katotohanan, okay, mahalagang bagay na hindi po nila nagagawa at nai-ignore. Halimbawa po ang nakalagay po sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Bagamat tayo po ay nandito sa lupa, pero ang katotohanan pong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, hindi po tayo tagalupa. Tayo po ay tagalangit. At dahil tayo po ay mga tagalangit, alam naman po natin na ang mundong ito
Kung tayo po ay sasabay sa daloy at takbo ng mundong ito, mapapahamak tayo, we will be contaminated, we will be destroyed by the culture of this world. Kasi po ang sabi ng Panginoon mismo, do not love this world, neither the things of this world, because the things of this world are what? Pride of life, lust of the eye, and the lust of flesh. And these are the things that destroy believers. Now, papaano po ba tayo makaliligtas o papaano po ba tayo maiingatan, okay? At hindi po maapektuhan o hindi mawasak at masira ng sistema ng mundong ito. The only way for us, okay, to overcome, okay, the contamination coming from the systems of the world is to live on earth according to the culture of the kingdom of God. That's the only way. We need to create that kingdom, the kingdom of God, the culture of that kingdom. We need to create the culture of the kingdom here on earth while living and while doing the assignment that God has given us. And again, what is a culture? A culture is the attitude and the behavior that are characteristic of a particular social group or organization. Sa Tagalog po ang ibig sabihin ng culture or kultura, ito po yung kinamulatan, kinasanayan, at naging bahagi ng ating buhay. Kaya nga po bilang mga mananampalataya, dapat po na makita sa atin ng Diyos yung pong mga bagay na gusto ng Panginoon na ipamuhay po natin, na dapat maging kasanayan natin, bahagi na ng kultura. At ito pong kulturang ito, ito yung akin pong binibigyan ng pansin at diin. Kultura ng kaharian ng Diyos. At yung Acts chapter 2, beginning verse 42 to 47, at saka Acts chapter 4, 32 to 37, ito po yung mga katangian ng kultura na kung saan gusto ng Diyos na likhain natin dito sa mundo, mabuhay tayo sa kulturang ito kung gusto po nating ma-impluensyahan ang mundo na ating ginagalawan. Muli ko pong babasahin ang mga talatang ito, Acts chapter 2, 42 to 47. Ang sabi po rito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Kung atin pong mapupuna, bago po dumating ang banal na Espiritu Santo, okay, at ibuus po, okay, sa Jerusalem, doon po sa Acts chapter 2, ang sentro po ng pamumuhay, okay, ng mga Hudyo ay nakasentro po, nakatuon po sa templo. Okay, sa sakripisyo, ang kanilang pinakikinggan ay ang mga katuruan ni Moses at mga propeta, at nadagdagan pa ng mga tradisyon ng elder na sa alip na magpalaya po sa mga tao, ito pa ang naging matinding pasanin, naging mabigat para sa mga tao tuloy na sumunod sa Diyos. At makikita po natin that when the Holy Spirit was poured out on them, Acts chapter 2, 42 to 47, ay nagsimula po silang gumawa ng aktibidad, ng mga gawain, kaiba sa aktibidad sa templo sa Jerusalem. At ito pong aktibidad, mga gawain, ito po ay mga gawaing naging kasanayan. Okay? At sa pagdaloy ng panahon, dahil po nasanay na po sila sa mga gawain ito, ito po ngayon ang bumuo at tumubog ng kultura ng kaharian ng Diyos sa buhay po ng mga unang mananampalataya. At dagdagan pa po natin ang mga katangian ng kultura ng kaharian na kung saan ay pinakita po sa atin sa pamamagitan po ng mga pamumuhay po ng mga naunang mananampalataya. Acts chapter 4, verse 32 to 37. Ang sabi rito, all the believers were one in heart and mind.
No one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had. With great power, the apostle continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them, for from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Ang Acts chapter 2, 42 to 47, kasama po ang Acts chapter 4, 32 to 37, mga kapatid, ay mga talata na maglalarawan po sa atin ng mga na unang isinagawa ng mga mananampalataya right after they were being filled at naging kinasanayan na po nila. At ito pong mga nakasanayang ito ang siyang bumuo o humubog sa kultura ng kaharian ng Diyos na kung saan ay sentro ng pamumuhay ng mga alagad at ng mga mananampalataya. No wonder kung bakit within 2 years after Jesus died, the whole of the world has heard the gospel of the Lord Jesus Christ. And the only way for the preaching of the gospel to thrive, mga kapatid, is that along with the preaching of the gospel, sa mga lugar na kung saan ipapangaral po natin ang kanyang salita, huwag po nating kaligtaan na ituro. Huwag po nating kaligtaan na isagawa, ilikain ang kultura po ng kaharian upang sino man po ang mga taong manampalataya sa ating ipinangaral, maniwala po sa Diyos at gustong mabuhay sa kaharian ng Diyos dito sa lupa, sila po ay magiging matagumpay at kailanman hindi po madadaig o hindi po mananaig ang mundo, okay, upang sirain po o palabnawin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Lagi niyong tandaan, napakalakas ng tukso na binibigay o ibinabato, inialay, okay, ng mundo po sa mga Kristiyano. One way to fight, one way to resist the temptation coming from the system and the culture of the world is when, after believing Christ, let's live within the kingdom of God. Lagi niyong tandaan that kingdom culture is the only culture that will swallow up the worldly and the religious culture in the world. Okay? And this religious and worldly culture is also found in the church. Okay? So worldly and religious culture in the church causes her to become ineffective and therefore does not fulfill her mandate. We need to drive out the world culture, the religious culture in our churches if we want our church to fulfill her mandate. Mga kapatid, in Revelation 11:15, isa ito sa mga paborito kong versikulo sa Biblia sapagkat ito po yung nagbibigay sa atin ng assurance that anuman ang mangyari at the end of the day, if we are passionate in advancing the kingdom of God by preaching the gospel of the kingdom. Ang sabi rito, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. The kingdom of this world will be swallowed up by the kingdom of our Lord Jesus Christ. Yan po ang pinakamagandang katotohanan po, isa sa mga katotohanan po na dapat po nating panghawakan. So what are this kingdom culture that needs to be brought back, form in the house of God? I think, nauna ko na pong tinalakay yung the first kingdom culture. The first pillar in the culture of the kingdom is the people's devotion to the apostles' teaching. Kasi po, makikita po natin in Acts chapter 2, verse 42 to 47, they devoted themselves to the apostles' teaching. Right after they believe in the Lord Jesus Christ, right after they are filled with the Holy Spirit, mga kapatid, naiba agad ang mundo. Sentro po ng aktibidad ngayon ng mga unang mananampalataya, walang iba kundi
kanilang ginugol ang kanilang buhay at panahon sa pakikinig at pag-aaral ng katuruan po ng mga apostol. They devoted themselves to the apostles' teaching. The apostles' teaching is the first pillar of kingdom culture in the house. And this culture, okay, this culture which is devoting to the apostles' teaching promotes spiritual growth. It promotes spiritual growth. So, meaning, if there is no culture in the church, okay, by which the people will not devote themselves to the apostles' teaching. If the people will not devote themselves to the apostles' teaching as their priority ministry, priority activity, there will be no spiritual growth, health, and vitality. At anumang iglesia na ang mga miyembro, okay, ang mga kasapi po nito, ay walang paglago. Naku po mga kapatid, nakakatakot sapagkat ang iglesyang yan ay hindi makagaganap ng kalooban ng Diyos. Ang iglesyang yan ay hindi makagagawa at makatatapos ng assignment na tinanggap nila mula sa Panginoon. So the people needs to know and understand this, and the people need to embrace, okay, the importance of devoting themselves in the apostles' teaching. Now, kung mapupuna po ninyo, mga kapatid, the importance of devoting to the apostles' teaching will replace the worldly or the negative culture found in so many churches today. What are the negative culture in the house na makikita po natin sa mga sa maraming mga iglesia ngayon? Meron po akong apat na gustong tukuin. Okay? Mapupuna po natin that if a church has no kingdom culture of devoting, the people devoting themselves to the apostle teaching, makikita po natin that the people there has lack of initiative in knowing the scripture. Maaaring umaten sila, but or if hindi po natin makita sa kanila ang desire to grow, and the pastor and the leaders of the church does not provide for them fresh, relevant messages. Yun po ang characteristic ng apostles' teaching or apostles' doctrine. These are fresh, relevant teaching. Okay? Hindi po magkakaroon ng desire ang mga tao, lalo pang mauhaw sa salita ng Diyos. So, this negative culture in the house, which, okay, showed to us by the lack of initiative in knowing the scripture, okay, pag wala pong ganitong kultura, the word of God is not given a high priority. Pag wala pong ganitong kultura, the content in hearing the word is on a natural dimension, meaning the ministry of the word in that church is very natural, very shallow. At pag ganito po ang nangyayari, the people are not growing spiritually. Now, if these negative cultures, okay, will continue, the church will become weak and consequently die because of her immaturity. Now, again, what is the apostles' teaching? The apostles' teachings are the current revelational interpretation God has given to the original 12 disciples concerning the life, ministry, and teaching of our Lord Jesus Christ. Okay? Now, how do you know that your church, our church, is feeding on the apostles' teaching? Okay, mayroon pa akong tatalakayin sa inyong apat. No? Number one, you know that your church, our church, is feeding on the apostles' teaching if, number one, our eyes, our heart, our mind, okay, and the scripture is being opened to us. That is the effect of the ministry of the word in the church. Okay, it opened our eyes, our heart, and mind. Okay, and the scripture is being opened to us. At pag ganito po ang nangyayari, the people are becoming hungry and thirsty for the word ministry. Second, how do you know that the church is feeding on the apostles' teaching? If the church is being built up and our spiritual stature rises up. Pag ang church ay tumitibay, hindi lang po lumalago, kundi tumitibay. Okay?
at yung stature ng church ay tumataas. Pangatlo, if it builds a pattern of life and ministry in you. Alam po natin na ang church ay tumatanggap ng apostles' teaching kung ang church o ang mga tao sa church ay nagkakaroon ng pattern sa buhay na dapat nilang sundan. Nagkakaroon po ng pattern sa paglilingkod na dapat nilang sundan. Napakaganda po yung sinabi po ni Apostol Pablo in the book of Philippians chapter 3 verse 17. In the Message translation, it says, "Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine." Okay, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. Okay? Sa New Living Translation yan. Sa Message translation, ganito po sinasabi. Stick with me, friends. Keep track of those you see running the same course, headed for the same good. So, meaning, mga kapatid, the church is feeding on the apostles' teaching if, number one, the pastor or the leader of the church provide a pattern, okay, for the believers in the church to follow. Okay? Kaya sabi ni Pablo, follow me as I follow Christ. Mayroon pong leader na kung saan ay sinusundan ng mga tao at ang mga tao ay madaling sumunod sapagkat yung pattern, okay, ng buhay at paglilingkod ay kitang-kita nila sa kanilang leader. So, ito po ang ating pong makikita rito, no? If it builds a pattern of life and ministry in us, it shows that we are feeding on the apostles' teaching. And then, lastly, if it costs you to build the church strong, the ultimate result in the life of the corporate church, if that church is feeding on the apostles' teaching, is that the church is becoming strong. If the church is being built strong. Kasi nakalagay sa Proverbs 24, 3-6, by wisdom, a house is built. And through understanding, it is established. So, ang isang mananampala, isang tao, pag nanampalataya kay Kristo, okay, at ang taong yan, nanampalataya kay Kristo, ay patuloy na tumatanggap ng mga katuruan na nagmumula sa Diyos, sariwang kapahayagan, malinaw na naipapaliwanag ng pastor o ng leader. Mga kapatid, ang mananampalataya niyan ay magiging matibay, magiging matatag, and therefore, anumang gawa ng demonyo, anumang gawa ng kaaway sa kanyang buhay, sa buhay na iglesia niyan, hindi po sila magtatagumpay. Now, the moment, okay, we are successfully, pag naging matagumpay po tayong maibalik, maiporma, mahubog ang kultura ng karyan sa iglesia. Unang poste o pillar po ng kultura niyan ay yung pong the people are devoted to the teaching or to the apostles' teaching, makikita po natin ang mga katangiang ding ito sa buhay ng mga mananampalataya. Ano-ano yon? The people will be hungry and excited on the Word of God. Okay? Gutom ang mga tao, lagi excited po sila. And they're expecting God to give them, hallelujah, fresh manna from heaven. Pangalawa, the people will give high respect or regard to the messenger of the word. Ang pastor po, ang leader po sa iglesyang yan na nagpo-provide sa kanila ng fresh manna from heaven, sariwang mga kapahayagan na nagpapatibay sa mga tao, ang mga taong yan, mga kapatid, matinding magbigay ng respeto at katapatan sa lingkod ng Diyos na ginagamit ng Panginoon sa kanila. And then lastly, the people's heart will be open and become a supporter of the Word of God. So, ang mga tao po ay ano? Yung puso po nila nagiging bukas at sila po ngayon ay consistently, passionately nasusuporta po sa gawain ng Panginoon. Yung po ang napakagandang epekto kung ang unang poste ng kultura ng kaharian sa iglesia ay ating pong maitatayo, ating maitatatag. Ano po yung unang poste ng kingdom culture? It's the people's devotion to the apostles' teaching. Now, we will go to the second pillar of the kingdom culture in the church. And the second pillar is the people's devotion to fellowship. The people's devotion to fellowship. Balikan po natin uli yung sinasabi doon po sa
Acts chapter 2, okay? Verse 42. Ang sabi nito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Next, and to the fellowship. After the apostles' teaching, isang bagay po na kung saan ay makikita po natin sa buhay ng mga naunang mananampalataya is they love to have fellowship with the brethren. Which is, hindi po ito normal at nakasanayang nakikita nung sila po ay mga mananampalataya pa ng dati nilang reliyon. Nung sila po ay nasa templo, kung ang pananampalataya po nila ay nakatuon sa templo, hindi po ito yung kultura na kung saan kinasanayan po nila. Okay? Pero dito po, sa kultura ng Korean na kung saan nakita po nating nalikha after, okay, these people come together receiving the Holy Spirit. Number one, they devoted themselves to the apostles' teaching. And number two, they devoted themselves to fellowship. The people's devotion to fellowship. This is the second pillar of the kingdom culture in the church. Now, what is the importance of this culture? This culture promotes brotherhood in the house. This culture promotes brotherhood in the church. Well, alam naman po natin ang sinasabi ng Bible that Jesus Christ is the head and the church is the body of Christ. And the body of Christ is composed of many different parts. God doesn't want His children to be disconnected. God doesn't want all of His children to live independent of each other. God wants us to live being interconnected. God wants us to have what? A relationship. A covenant relationship. Ang sabi ng Bible, the world will know that you are my disciple if you love one another. That is why the people's devotion to fellowship will promote brotherhood in the church. Now, what are the negative culture that we will found in the church if this culture is not built and established? Here are some. I identify three. Okay? Number one, independent mindset and spirit. Independent mindset and spirit. Ang ibig pong sabihin niyan, kung hindi po mabubuo, malilika ang devotion to fellowship ng mga mananampalataya, ang mga tao sa church mananatili pa rin walang pakialaman sa isa't isa. Ang ugali ng mga tao sa church ay ako at ang Diyos lang. So, independent mindset and spirit is prevalent today in churches where the people's devotion to fellowship is not observed and is not established. Naalala ko po, nung ako po ay sa dati pang reliyon, no? Minsan na nga lang ako umaten ng misa. Okay? Pagkatapos po ng misa, sinabi ng leader ng reliyon yan, oh, magbatian kayo, peace be with you, peace be with you. Pero alam mo, habang sinasabi may peace be with you, wala sa puso. Sa akin lang, I am not speaking in behalf of others, but in my heart, I know na sinasabi ko lang yun kasi yung parang ritual. Okay? Wala sa puso eh. Kasi after that, peace be with you, hindi mo na makikita uli yung taong yun. Okay? At hindi mo nga alam ang pangalan ng taong yun. So, without the culture of the people's devotion to the fellowship, walang pakialaman sa loob ng iglesia. At pag ang mga tao ay walang pakialaman, walang relasyong mabubuo, that church will continue to remain weak. When there is independent mindset and spirit, ano ang makikita nyo? Disconnected relationship. At ang palatandaan ng pagkakaroon ng disconnected relationship is that yung mga tao sa ating mga simbahan ay mga estranghero. You imagine, no? You are part of a family pero feeling mo estranghero ka. Okay? Why you feel that you're stranger in your own family? Because there is what? No relationship. Disconnected relationship. Ang hirap naman nun, di ba? Magkakasama kayo, alam nyo na isang pamilya kayo, pero hindi mo maramdaman na bahagi ka ng pamilyang yon.
Wala kayong pakialaman eh. Ah, pag wala ng pakialaman, ano ang susunod na magiging resulta niyan? No accountability, walang pananagutan. Okay? Pag walang accountability ang mga mananampalataya sa isa't isa, marami pong ministry sa loob ng Diyos, hindi po natin may sasagawa. Ano-ano yun? Diba sabi ng Bible? Love one another. Pray for one another. Ano pa? Carry each other's burden. So that one another ministry, okay, na itinuturo ng Diyos sa kanyang mga anak, doon sa loob ng iglesia, pag wala pong kultura, okay, ng devotion to fellowship, hindi po natin maisasagawa yung one another ministry. Now, with this negative culture, pag ganito po ang makikita ng mga hindi mananampalataya sa mga tao doon sa ating mga churches, ano po ang mangyayari? Hindi po natin mahihimok. Hindi po natin maa-attract yung mga tao sa labas ng iglesia. We don't have any testimony that will attract them to God and to us. Baka isipin pa nila, mukhang mas maganda pa yung sa bahay na lang sila. At least, walang nakikialam sa kanila. O kaya, mabuti pa sa dati kong reliyon. Kahit paano, kilala ko na yung mga dati kong kasama. So how they will be attracted and join our churches if this negative culture will not be replaced by the kingdom culture, which is devotion to fellowship. Mga kapatid, I want you to understand this. Right after the outpouring of the Holy Spirit, the people likes to gather not only for apostles' teaching, but also to have fellowship with one another. Suddenly, after receiving the Holy Spirit, they felt that they belong to each other. Suddenly, nagkaroon sila ng pakiramdam, pananaw, na sila'y bahagi ng isa't isa. Kaya ang sabi nito in Acts 2:46-47, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread. This is how they are doing when they fellowship. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. So, may panibago pong kultura o kinasanayan ang mga bagong mananampalataya after they receive the Holy Spirit. They not only devote themselves to the apostles' teaching, but they love to have fellowship with one another. At ano ang ginagawa nila sa kanilang fellowship? Ha? Ang sabi ng Bible, makikita po natin sila na nagkakaroon sila ng siguro lunch meal fellowship, lunch, dinner, merienda. At itong mga bagay pong ito, mga kapatid, makikita po natin that when a brethren open their house to you, sa sandali na may kapatid, may mananampalataya, na binuksan nila ang kanilang bahay para sa iyo, it is also tantamount by saying that they are opening their lives to you. Okay? Actually, in the book of Revelation, kung di ako nagkakamali, Revelation 3:20, ang sabi rito, I stand, okay, and knock at the door. Whoever opens the door, I will come in and sup with them. So here, makikita natin, the moment we open the door, our heart, Jesus will come, enter into our life, and we'll have fellowship with Him. So in the same way, mga kapatid, kaya po yung mga tao sa paligid, kasi nakalagay rito, enjoying the favor of all the people. Why do the people outside of them? They enjoy seeing the believers coming together, fellowshipping together, eating their meals together. Huh? They secure the favor of man, and as a result, what happened to them? And the Lord added to their number daily those who are being saved. Naalala ko noong mga early years, yung mga simula po ng aming pong
yung simula po ng The City of the Lord sa Taguig, sa May Bikutan. Dito po, nagsimula kaming maka-attract na mga hindi mananampalataya. Pag nakikita po ng mga kapitbahay, na mayroon pong mga birthdays, okay? Bago magkaroon ng kainan, mayroon munang gawain. Kantahan, patutuo. So, we take advantage of those birthday parties, no? Yung mga Thanksgiving. At alam mo naman, napakasimple lang naman ang kahinaan ng mga tao. If you want to reach the hearts, go through the stomach. Okay? May kasabihan that the easiest way to man's heart is through the stomach. So, dito makikita natin that yun din, mga kapatid, yung parang strategy, yun po yung kinasanayan, isa sa mga kinasanayan ng mga bagong mananampalataya. They broke bread in their homes. That is what they're doing. Okay? Every time they have fellowship. Sa tuwa at galak, okay, ng mga may-ari ng bahay na nagbubukas para sa mananampalataya, sa tuwa at galak nila, okay, sila po ay nagpapakain. Sila po ay naghahanda. Alam po ninyo, tayo mga Pilipino, di po ba, maski mahirap ang buhay, basta po mayroon pong special na araw, okasyon, maski mahirap ang buhay, nakagagawa po tayo ng paraan para magdiwang, okay? At kasama sa pagdidiwang, maski na ilan lang, ay tayo po'y nagluluto o naghahanda. At siyempre, pag nagluto ka, naghanda ka, okay? Kasunod yan, mag-iimbita ka kung hindi ka mag-anak yung malalapit na kaibigan o kapitbahay. And that is how the early church started. Okay? That is how the people outside of the track were attracted, no? Nakita po nila yung kultura. Okay? Anong kultura? Yung pagsasama-sama ng mananampalataya. Isang kultura po na hindi po nila naranasan nung sila po ay madalas pang magpunta sa templo. Kasi sa templo, masyadong rigid, masyadong formal, okay? Masyadong tawag dito, masyadong stricto. Kaya hindi ma-express tuloy ng tao. Yung pag nasa templo ka, bawat lakad mo talagang pakiramdam mo may tumitingin sa'yo. But not in this early church. But not in this church where the culture of the people's devotion to fellowship is built and established. Every time na matatapos ang kanila pong fellowship, ng kanilang sharing of foods. You see, mayroon pong mga natutuwa, mayroon pong mga dahil po sa kanilang kagalakan, mag-iimbita. O sa sunod na linggo, kami naman ang taya, ha? Kayo naman ang pupunta sa bahay. Hindi pa ganun po, halos lahat po tayo, halos lahat ng simbahan, okay, na alam ko, hindi lang sa amin, pati kayo, dyan po nagsimula tayong maka-attract ng mga tao, okay, ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan, ng mga kapitbahay. Sa simula, through fellowship, may konting handaan, merienda, iniimbitahan po natin, okay, sila. At yung mga naimbitahan po natin pag nakita na nila, okay, yung saya, yung relasyon ng mga kapatiran, somehow, nakapaglilika ito sa kanila ng tinatawag na holy envy. Parang inggit ba na, ay, gusto ko rin makasama kayo. Wala nito sa amin eh. Now, mga kapatid, that is the culture na dapat nating mapanatili. That's a culture. Hindi po dapat tayong magsawa. Kasi minsan, o kadalasan, maski hindi ka magsalita, but if the people have sinned, that your church is a culture wherein the people are happy, the people are not only connected with each other, but they love one another. Nagtutulungan sila. Okay? Maski hindi mo ipangaral ang salita ng Diyos sa iba, by just looking at us, by just witnessing at us, okay, observing us, somehow sa kalooban nila, gusto ko rin mapabilang sa kanila. Ito pong ganitong kapangyarihan ng fellowship, hindi po ito nawawala at hindi po ito mawawala. The Lord will continue to use this culture, okay, what culture? The people's devotion to fellowship to attract people. And in that way, mangyayari pa rin sinasabi ng Acts 2:47, and the Lord added to their number daily those who are being saved.
Now, what's the reason for this people devotion to fellowship? The reason for this is that God put them in a new family environment. Isa sa mga purpose of fellowship is that people will have a new family environment. Alam po tayo in the natural, di po ba? Gaano man po kaganda yung ating pong pamilya, gaano man po kabait ang ating mga magulang, gaano man po kabait ang ating mga kapatid. But because of familiarity, di ba parang naghahanap pa rin tayo ng kaibigan, pupunta po tayo sa pamilya ng ating kaibigan at sa sandali na kung saan we felt welcomed by them. At tapos may magandang trait ang pamilya ng ating mga kaibigan. Diba parang ang sarap po na kung saan you're welcomed by them. At ang sarap na kung saan pakiramdam mo, bahagi ka rin ng pamilya niya. So yun po yung dynamics ng fellowship. Nakapaglilikha ito ng tinatawag na nakakapaglikha po ito ng desire, nakakapaglikha po ito na excitement na sila ay mapabilang sa ibang pamilya where the environment of love, the environment of acceptance, the environment of helping one another is obviously seen. So yun po ang dapat na nakikita. Okay? Now, the people's devotion to fellowship, this is the second pillar, okay, in kingdom culture. Now, what is fellowship? Fellowship means partnership. Fellowship means participation. It means communication, communion, and distribution. So, yun po ang ibig sabihin, o ito po yung kapahayagan, demonstration, manifestation, whenever there is fellowship, partnership, participation, communication, communion, and distribution. So kung mapupuna po natin ang meaning nito, something to do with what? Relational building. It is something to do with building relationship. Any relationship without partnership, participation, communication, communion, and distribution is bound to collapse. Ulitin ko, any form of relationship without partnership, participation, communication, communion, and distribution, it is bound to collapse. In this new family, they belong. Okay? The family of the believers. They found strength and they found encouragement. That's why even if the early church is still a minority, and as a minority, they suffer persecution. Okay? Because of their fellowship, they are being strengthened and encouraged. That po sila po ay nagpatuloy. Kaya nga po, ano sabi ng Hebrews chapter 10:25? Ang sabi po rito, let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing. Let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Ano sabi ng Hebrews 10:25? Huwag nating kakaligtaan ang pagtitipon. Huwag po nating kakaligtaan ang pagtitipon. Ibig sabihin yan, hanggat hindi dumarating ang Panginoong Jesucristo, the culture of the people's devotion to fellowship dapat magpatuloy. Tingnan po natin during the lockdown. Di ba parang somehow alam mo na kulang ang ating Kristyanismo, parang somehow kulang, okay, yung pagiging mananampalataya natin dahil halos nawala na po ang fellowship. Lockdown eh, hindi ka makalabas. Kayo na lang nasa pamilya, but yung fellowship ng mga kapatiran, hindi na natin naranasan. So, through technology, mayroon namang replacement online. Pero even if online, nagkakakitaan lang po tayo sa laptop, sa ating mga gadget, alam mo na hindi ito sapat. Somehow, yung pong longing na naroon,
to have fellowship with the brethren na hindi nasasapatan ng cellphone, communication through cellphone and communication through online. Iba pa rin yung face-to-face. The lockdown shows us how important fellowship is in the building of relationship. Kaya nga po, nagtataka ako, bakit mayroong mga mananampalataya? Ang tagal na si church. Pag mayroong gawain, after ng gawain, bigla na lang nawawala. It seems to me that they don't enjoy fellowship. Those believers who doesn't enjoy fellowship, ang nakita ko, they don't have relationship with the brethren. Because if you have relationship, personal relationship with the brethren, you will enjoy fellowship. You will enjoy fellowship. What is fellowship? Again, it means partnership, participation, communication, communion, and distribution. In the new family that we have found, the church family, we find strength and encouragement. Kaya sabi ng Bible, Hebrews 10:25, huwag nating kakaligtaan ang pagtitipon. Sapagkat sa mga pagtitipon po natin, nakasusumpong po tayo ng kalakasan. At kinakailangan natin ng kalakasan mula sa Diyos at sa isa't isa habang hinihintay po natin ang pagdating ng ating Panginoon. Let's go to the basis of our fellowship. Ano bang basihan dapat ng ating fellowship? In 1 John chapter 1, verse 3 to 7, ang sabi po rito, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. This is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Mga kapatid, from the scripture, I want to share with you what should be the basis of our fellowship. Number one, the basis of fellowship is our same spiritual experience. There will be no fellowship at all if we don't experience the same experience when we put our faith in the Lord Jesus Christ. Now, sabi ng 1 John chapter 1, verse 3, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. We proclaim to you what we have seen, what we have heard. That's the basis of fellowship. If you don't experience what I experience in the Lord, mahirapan po tayong mag-relate sa isa't isa. It's like this, mga kapatid. Ito, madalas po itong nangyayari, believer or unbeliever. Pag mayroong magkakaibigan, pumasok sa sinehan, silang tatlo nanood ng sine. Pagkatapos silang manood ng sine, di ba paglabas, siguro magmeryenda, habang kumakain, nagkakatawanan, at kung ating pong pakikinggan, most of the time, ang kwentuhan po nila, yung kanilang napanood. Bawat isa sa kanila ay may kwento, may input. Why? Because all of them has the same experience. Halimbawa, may dumating na dalawang kaibigan na hindi nila kasama doon sa panonood ng sine. So, habang nagkikwentuhan, yung dalawang yon hindi makarelate, hindi makakonnect. Bakit? Hindi nila naranasan na sama-samang manood. Therefore,
Yung pinag-uusapan ng mga nakapanood, ang nakapagbibigay lang ng input, ang nakakakonek lang, yung nakapanood. Bakit? Sila ay may parehong karanasan. So, in a fellowship, pag mag-join sa inyo na kung saan hindi naranasan yung pinag-uusapan nyo, ano mangyayari sa kanya? Out of place siya. At kung sa tuwing may fellowship, hindi siya makarelate. Sa mga susunod, hindi na ho atin dyan. Hindi na mag-join yan. Kasi feeling niya out of place siya. At pag alam niya naman pakiramdam pag lagi kang out of place. Maski gusto mo yung mga kaibigan mo, pero tuwing nag-uusap na lang kayo, hindi ka makarelate, hindi ka makakonek. Tatabangan ka na uli eh, na makipag-join at fellowship sa susunod. Why? Because you don't experience what they have experienced. So, the first basis of fellowship is we have the same experience. Second, our relationship with God. This is very important. The basis of our fellowship is our relationship with God. Ang sabi ng 1 John 1:3, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ang sinasabi, the reason why we have fellowship is because we have a relationship with God and with His Son, the Lord Jesus Christ. Kaya nga, imposibleng magsama ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Imposibleng magsama ang dilim at liwanag. Our common denominator is God, our relationship with God. That's the basis of our fellowship. Your relationship with the brethren reveals the kind of relationship you had with God. Tandaan ho nito. Our relationship with the brethren reveals the kind or the quality of relationship we had with God. Pag maganda po ang relasyon natin sa Diyos, magiging maganda at quality rin po ang relasyon natin sa ating kapwa na mayroong relasyon din sa Diyos. And then number three, by walking in the light. The third basis of our fellowship is that we are walking in the light. Ang sabi ng 1 John 1, 5-7, this is the message you have heard from Him and declare to you, God is light. In Him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in darkness, we lie and do not live by the truth. Hindi pwedeng magsama ang liwanag at dilim, hindi pwedeng magsama ang katotohanan at kasinungalingan. But if we walk in the light, as He is in the light, what's the result? We have fellowship with one another. Walking in the light brought us to a closer relationship with one another. And if we have fellowship with one another, this is the spiritual dynamic of fellowship. The blood of Jesus' Son purify us from all our sins. Ang epekto po nito, dahil tayo ay patuloy na nabubuhay sa kaliwanagan. Okay? Wala po, transparent po tayo. At kung magpapatuloy po tayo sa ganyang kultura, transparent, okay, hindi ka nagtatago, wala kang nilalamangan, ano po ang epekto nito? Patuloy po tayong makakapanatili doon sa fellowship because it's the blood of Christ. The blood of Christ continues to what? Purify us. Nakatutulong po para manatili saan? Katuwiran, pamumuhay ng katuwiran, pamumuhay ng may transparency, pamumuhay ng may pagmamahal sa mga kapatiran. Mga kapatid, bakit? Kasi habang ganun po ang kultura na ating kinamulatan at ipinamumuhay, ang banal na dugo ng Diyos ng ating Panginoon si Kristo ang patuloy na naglilikha sa atin ng pakiramdam at pagnanasa na patuloy pang mabuhay ng may katuwiran at may kabanalan. The blood of Jesus Christ purifies us from all our sins. Kaya, humapupuna po ninyo yung mga mananampalatayang nagwi-withdraw, umaalis, okay? Dahil hindi nila ma-enjoy yung fellowship. Sa totoo lang po, most of the time, na-expose sila, mayroon silang itinatagong kasalanan. Ang mga mananampalatayang lumalayo, ayaw na makipag-join sa inyo. Mayroon pong kasalanan sa kanilang puso, kaya hindi nila kayang tagalan at hindi sila makapanatili sa relasyon. Isang klaseng relasyon na kung saan mag-attract sa isa't isa upang manatili ang fellowship natin sa isa't isa.
tingnan niyo po yung mga close. Tingnan po ninyo yung nag-enjoy at namimiss ang isa't isa. Di ho ba? Pag wala kang tinatagong kasalanan, pag nabubuhay ka sa katuwiran, ay mga kapatid, you will really miss your brother. You will like to have fellowship with them. Every time there is an opportunity for fellowship, tuwang-tuwa ka. But kung may tinatago tayong kasalanan, ano ang gagawin natin? Lagi tayong mayroong katuwiran. Busy ako eh, may pupuntahan ako. Pero sa totoo lang, hindi ka busy. Sa totoo lang, wala ako pupuntahan. Kaya lang somehow, mayroong kang pakiramdam that you are not worthy of the fellowship. Dahil natatakot ka na ma-expose kung anuman mayroong kang tinatago o kasalanan. Kaya yung talagang hindi nag-aayos, yung talagang hindi po seryoso sa relasyon nila sa Diyos, at pag hindi ka seryoso sa relasyon mo sa Diyos, napakadali mong tamaan ng kasalanan o mabuhay sa kasalanan. Makikita natin, unti-unti silang ilalayo ng nila ang kanilang sarili. Una sa Diyos, pangalawang palatandaan sa fellowship nila sa mga kapatiran sa loob ng church. So, these are the three bases as we have learned in 1 John chapter 1, verse 5 to 7. The same spiritual experience, our relationship with God, and by walking in the light. How are we going to enjoy the fellowship of the brethren? We should enjoy the fellowship. Kasi kung mag-i-enjoy ka sa fellowship na yan, the more you'll become strong, the more you will be staying in the church. So, how to enjoy the fellowship of the brethren? Number one, when our relationship with God is right, maintain a right relationship with God. Number two, when we are not walking in darkness, walk in the light. Be transparent. Hindi maiwasan na because of immaturity marahil, hindi maiwasan na because of weakness ay bumabagsak tayo. But remember, a righteous man may fall 7 times. And if you want to become strong, you need fellowship more so that pag naging transparent ka sa kapatiran, they will pray for you. They will guard you. They will help you. So, that is the way to enjoy the fellowship of the brethren. When our relationship with God is right, when we are not walking in darkness, and when we are experiencing an ongoing life change. Pag tuloy-tuloy po nating nararanasan ang pagbabago ng ating buhay. Ang sarap po. Okay? Ng pakikipagtalastasan, ang sarap po ng pakikipag-ugnayan sa mga kapatiran. Now, what is the rules? Is there a rule of engagement in fellowship? Meron bang rules po tayo na dapat i-observe? I want to share with you 4 and then I'm going to close. The rules of engagement in fellowship. Number 1, honor the father of the house. Honor the father of the house. Meron pong mga mananampalataya, they don't like to have fellowship with the father of the house. They just want to have fellowship with the people of the house. Hindi po kayo tatagal. Wala pong mangyayari dyan. The first rule, if you want to enjoy fellowship, if you want relationship to last, we need to guard the quality of our relationship through fellowship. Number 1, honor the father of the house. Pangalawa, respect the brethren who are ahead of you. Sa tahanan, mayroon panganay. Mayroon pong nasa gitna at may bunso. Mayroon pong ranking sa pamilya. In the same way sa church, mayroon tinatawag na rank in the spirit. May big brother, big sister, younger brother, and younger sister. Respect the brethren who are ahead of you. Pangatlo, encourage the brethren who are new in the family. Pag may mga bago, encourage them. Don't provoke them. Don't intimidate them. Let them feel that they are welcome. And then, number 4, be wholesome in your relationship with your opposite sex. This is very, very important. Be wholesome in your relationship with the opposite sex in the house. Don't cross boundaries.
Don't abuse. Maging maingat po tayo sa ating pakikipag-relate, relationship, fellowship sa opposite sex sa loob ng church. Be wholesome. Now, this kingdom culture of fellowship does not only promote brotherhood, but it causes the people to love the family of God. Ulitin ko, the culture, kingdom culture of fellowship will not only promote brotherhood, but it causes the people to love the family of God. This is the beauty of the kingdom culture of the people's devotion to fellowship. It will cause us to love God and His family. Let's pray. Father, we thank you for your goodness and for your faithfulness. Today, we have learned from your word two pillars of the kingdom culture. The first is the people's devotion to the apostles' teaching. At itong pangalawa, Panginoon, is the people's devotion to fellowship. Hayaan po ninyo na matulungan po ninyo kami. Sama-sama magkaroon ng kontribusyon na mapatibay, mapalakas ang mga bagay pong ito. Ito pong dalawang pillars of kingdom culture. Naniniwala po ako that a house is only as strong as if the pillars are also strong. Pag wala pong poste, Panginoon, ang bahay, mahina po ito. Madali po itong masira. And we thank you, Lord God. We thank you, Lord, for allowing us not only to understand, but steering our hearts, giving us the desire to contribute our part in helping this kingdom culture be built in our churches. I pray for the SCB tribes, Lord God, every pastors, pastoras, leaders and workers, churches represented, Lord God, na ngayon ay nanonood, nakikinig. Even those wala ngayon, but later on, panunoorin, pakikinggan ang mensaheng ito. I pray, Father God, that every churches in the tribe of the School of Church Builder will continue to work in establishing strong kingdom culture. In Jesus' name, Amen. God bless us all. See you the next streaming.